Ito ang tanong. Ngayong meron ka ng asawa, meron bang ibinigay sa yung limitations si Norman? Pagdating sa mga proyektong pipiliin mo? Wala naman siyang binibigay kasi alam naman niya na ako mismo may respeto ako sa sarili ko tsaka sa anak ko tsaka sa asawa ko. Pero, I mean, I don't judge people who do beyond what they can do. Pero like, ako kasi, pag napanood ni Olivia, may mga ganun akong isip. Pero wala naman siyang limitations. Ay, ang cute. Maganda yung open yung relationship. Open yeah. Yung communication. Siya pa yung everyday he keeps watching our show. Pero syempre, busy ka na sa trabaho. At si Norman, busy rin naman siya sa mga ginagawa niya. So, paano nyo nasisiguro na yung oras nyo ay sapat para kay Olivia? Minsan, pag malapit lang yung taping tsaka maayos yung location namin, sinasama ko si Olivia sa work. Tapos, sinusundo na lang siya ni Norman pagdating ng afternoon. Okay. Kasi, syempre, hindi naman sa taping maingay, hindi rin siya makapagpahinga. So, yun yung isa sa paraan ko na I'm still there. Tsaka, thank you sa technology. Napapanood ko siya sa yung mga camera. Tapos, may ganun ka sa bahay niyo? Oo, kailangan eh. Para, tsaka yung yaya ko, tinuturoan ko na paano magpadala ng pictures. So, ganun lang. FaceTime, ganyan. Pero ito, beauty, dahil noong February, kaka 1-year-old lang ng iyong baby. Pero nagpa-play school na pala ito. Yes. It's not parang siyang school na, yun, play school, pero daycare. Okay. Just so, yung para makapag mingle siya with other kids, hindi siya mahiyain, tapos magkaroon ng social life. Kasi mahirap naman pag lagi na lang siyang nasa bahay. Well, kawawa naman. Misty, grabe. Yan, sa log. Yan. Para silang pinagbiyak ng tatay niya. Oo. Mukha, no? Oo. Ayaw mo? Gusto ko naman. So okay na yun kesa kamukha ng kapitbahay. Hello. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.